I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi, hello people, hello words, and hello people, Philippines. It's me again, guys. Let's Talk Vlog. Ayan, mayroon tayong another upload videos ng ating mahal na Pangulo po, guys. Ito po yung interview, no? Sapagkat magandang news para sa ating lahat ang pagbaba ng inflation, mga kababayan. So, para marinig nyo lahat ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga media, yan po ay malalaman natin. So, but before that, guys, don't forget to likes and subscribe nyo na rin. And, of course, don't skip the ads para sa ating ekonomiya, no? And see you again, guys, on my next live and videos uploads. And hit the button bell na din para lagi kayong update sa aking mga upload videos and live. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating Pangulong Marcos Jr. Bye, bye, bye. Babus! Sir! Good morning. Sir, si Alan Baltasar ng Radyo Pilipinas. Alvin. Alvin pala. Sorry. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Sir, maganda po yung status ng production volume ng ating aquaculture base na rin sa datos ng PSA. Mm-hmm. Ang tanong ko po, Mr. President, how do we maintain itong magandang status ng ating aquaculture production amid the declaration of pag-asa ng El Nino phenomenon? Well, it is... We have to adjust to it in the sense that we must resign ourselves to the fact that that is the new normal. Ganyan talaga magiging mga challenges na haharapin natin. So we continue to improve the infrastructure. We continue to improve the systems. The problem with the water, I think, is solvable when it comes to in terms of the livestock. Ang mahirapan sa crops. Sa fisheries, hindi gano, as you can imagine. So, I think I'm confident that when it comes to livestock and the broilers, the hogs, and the cattle, if we continue to be able to fix the systems, and now, of course, ang pinakamalaking issue ay yung ASF pa rin, at saka yung avian influenza. So, dahan-dahan, mukhang nakokontrol naman natin at nakikita natin magandang supply dito sa atin ngayon. Hindi naman masyadong magalaw yung presyo, medyo stable. So, that's why I think that as long as we continue to do this and develop more and take advantage of all these new vaccines that are coming, that are being rolled out, I think kakayanin natin i-sustain, hindi lamang i-sustain ito, pero pagandahin pa natin, palakihin pa natin, make it more efficient, make it more streamlined. Alam mo to, Mr. President. Thank you. Sir Gilbert Cortez, PWIG. Magandang umaga po, Mr. President. May nabanggit po na grupo, Vieva Group of Companies na ininalang smuggling group daw po. At bukod pa po ba dito, may pang grupo na pinapa-investigahan ninyo at may deadline ho ba kayong binigay sa DOJ at NBI hinggil ho sa investigasyon na ito, sir? Una-una, hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre, gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos, hindi hilaw. Kailangan, so let them do their investigation. Wala naman particular ang pinag-usapan, ang naging pagbasihan, yung naging problema sa na maliwanag na nag-hoarding, na kinokontrol ang supply ng sibuyas. Ngunit, ang utos ko sa DOJ at saka sa NBI, sa kanila, ay kailangan malaman ninyo na hindi lamang sa sibuyas, kung hindi pa sa mga sindikato, marami talaga sindikato na nag-cooperate pa para habulin na natin, matigil yung kanilang ginagawa. At ang aking sa aking pananaw at sa palagay ko yung mga abogado natin sasang-ayon naman siguro sa akin, ang sa aking aking pananaw yung kanilang ginagawa amounts to economic sabotage, kaya yun ang aming direksyon dito sa pag-imbestiga na ito. Kaya hindi natin basta pabayaan ito dahil
may ginugutom na Pilipino. May namamatay from starvation and poverty ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Kaya hindi maaari nilang ituloy yung kanilang ginagawa. At tama na yan. At titigilin na natin yung kanilang masasayang ginagawa dati. Thank you, sir. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Morning. Sir, bumaba pong muli ang inflation rate para sa buwan ng Hunyo. Ano po yung mga ginagawa ng administration para magtuloy-tuloy ito at kailan mararamdaman ng publiko? Well, kung maalala ninyo, nung talaga nagtaasa niya nung Enero, Pebrero, ay agrikultura, agricultural products ay isang napakalaking bahagi nung ating inflation rate. Kaya't naman, itong mga ganitong klaseng mga kumperensya, ganitong klaseng pagsasama at to exchange ideas na ginagawa ngayon, ito'y mahalaga dahil we are helping the producers of agricultural commodities to lower the price, to make more efficient all their production, and also do you take full advantage of the new technologies. Nakita naman natin yung nandun yung mga naka-display. Hindi lamang yung mga makinarya, hindi lamang yung mga infrastructure, kung hindi, pati na yung mga breeding, pati na yung mga paano yung mga pag-consolidate. All of these we are trying to put together, and I really believe that it is a large part of why the inflation rate has begun to come down. And if we like for sugar, for example, was a very, very high component of our inflation rate. Now that we have been able to stabilize the price of sugar by making a very clear schedule of importation, making a very clear schedule of appointment assignment of the importation and where it goes to the industrial, if it goes to the to food, this is a kind of thing that is helping to bring down the inflation rate. That's why doing this, improving the technologies, helping our farmers, and at both ends of that value chain, there is an advantage because the farmers will make more money because they're spending less because they're more efficient. At the same time, that price level will translate all the way to the consumer. Now, at least stable, and we can plan and we know exactly. We will try, of course, to continue to bring it down. But that requires our success in increasing our production, making it more efficient, and again, the value chain that I'm always talking about ad infinitum already, but it's really the answer. Thank you, Mr. President. Thank you, Malacañang Press Corps. Thank you, sir. Magandang magandang.